Nararamdaman na ang El Nino sa ilang probinsya. Alamin natin kung apektado na ba ang presyo ng gulay sa ilang pamilihan. Narito ang unang balita ni Cecil Villarosa live. Cecil. Rhea, magandang umaga sa inyo. Dahil sa nalalapit na Lenten season, inaasahan ang pagbaba ng presyo ng mga karne at ang pagtaas naman ng presyo ng mga isda. Pero sa ngayon, wala pa namang pagbabago sa presyo ng mga bilihin. Dito nga sa Kamuning Public Market, ang presyo ng mga gulay na mula sa lungsod ng Baguio, kagaya ng mga carrots, repolyo, patatas at Baguio beans, mabibili sa halagang 50 pesos kada kilo. Ang cauliflower naman, 80 pesos ang kada kilo, habang ang pechay ay 60 pesos kada kilo. Ang gulay Tagalog naman, gaya ng talong, nasa 50 pesos ang kada kilo mula sa dating 20 pesos. Ang ampalaya, bumaba naman ang presyo sa 50 pesos mula sa dating 80 pesos kada kilo. Habang ang kalabasa, nananatili naman sa 25 pesos kada kilo. Ang kamatis at sibuyas, parehong nasa 50 pesos per kilo. Habang ang bawang, nagmahal naman. Ngayon ay 80 pesos mula sa dating 60 pesos. Ang karne naman ng baboy, nananatili sa 200 pesos per kilo. Ang baka, bumaba sa 350 mula sa dating 380. Habang ang manok naman, ay nasa 150 mula sa dating 130 pesos. Dahil sa magandang presyuhan, nakangiti kapwa ang mga mamimili at ang mga nagtitinda. Kamusta po ang presyo ngayon ko sa mga nakaraan? Same price pa rin. Medyo, ayun nga, sabi niya, magbabago yung presyo mga susunod na araw. Tataas ng mga 5 piso. Ang benta ay ganun pa rin, ayos pa rin. Walang problema. Ah, okay. Nakabawi po ng punan? Huh? Bawi po ng punan. Magkano po ba ang presyoan po ba mo? Bumaba, pero hindi pa rin din kami bumaba dahil umpisa ng itong buwan na ito, tataas na naman. Rhea, bukod sa Lenten season, inaasahan ng mga kaapekto rin sa presyo ng mga bilihin ang nalalapit na panahon ng tag-init na palalalain pa ng El Nino. At live mula dito sa Kamuning Public Market, balik sa inyo, Rhea. Maraming salamat, Cecil Villarosa.